Paano sabihin sa Ilocano yung maganda yung daan? Nagpintas tidalan. Ang Ilocano niyan, okay nga road. Okay nga road. Okay nga road. Yun po ang dapat nating tahakin, mga kapatid. Sisters and brothers, my sharing with you today is very simple. Alam po nyo, lahat po tayo may dinadaan ng mga problema. At meron tayong dapat, ang importante, anuman mangyari sa buhay natin, natututo tayo ng leksyon. That we learn. Anuman ang daanan nating problema, matututo ka. Meron pong kwento. Did you notice po, yung mga aso, yung aso parang dog, di ba? If you notice, male dogs, but, pardon word, umihihi po yung aso na lalaki, nakataas yung isang paa. Alam niyo bakit? Ay, ganito pala ang kwento niya. Noon daw, noon matagal na, may isang aso na umihihi sa tabi ng pader, biglang gumuho yung pader. Halos nabagsakan siya, mabuti na lang nakaligtas siya. At magmula noon, sinabi niya sa mga kapwa aso niya, "Hoy, pag kayo isitabi ng pader o poste, dapat may depensa." Yung pala yun. Natuto sila ng leksyon. They learned their lessons. Mabuti pa yung aso natututo sa kanyang leksyon. Sisters and brothers, ang aking pong sharing is about problems. Ano po yung spelling ng problems? P-R-O-B-L-E-M-S. Sino po sa atin ditong walang problema? Pag ikaw sabi mo, ako, Father, walang problema, baka ikaw ang problema nila. Lahat po tayo may problema, mga kapatid. So, ang aking pong suggestion, ano ang dapat nating gawin whenever we have problems? Ano yung problema po? Financial, kalusugan, sa family, relationships, mga takot natin. So, what to do when you have problems? At sana po, yung problem, like I said, hindi yan magbibigay sa iyo ng preso. Sa pamamagitan po kasi ng mga problema at trials, diyan po tayo nag-grow. How do we make problems opportunities for growth? So, suggestion po, anong gagawin tuwing may problema? The first one, P, when you have a problem, pray. That's all. You pray. Marami sa atin dito will tell me, "Father, dahil sa panalangin, nandito pa rin ako, nandito pa rin kami." Totoo po yun. And please pray mula sa puso, hindi mula sa nguso. A real, sincere prayer. My suggestion is this. Sa umaga pa lang, ilan po sa inyo ang nagdasal ngayong umaga? Pagkagising. Very good. Please do that. Dapat na. May mga tao kasing natulog kagabi, hindi na nagising ngayong umaga. Mayroon po kaming brother na SBB. 3 days ago, hindi na siya nagising. 72 years old. Just to say thank you, Lord. May mga taong hindi nakatulog kagabi, mga kapatid. Did you ever think of that? Yung mga taong gutom, ang hirap po matulog kung walang laman ang tiyan. People who were in pain yesterday, last night, toothache lang kung gabi, gising ka na. O yung arthritis, yung mga gout, every heartbeat, pain. May mga tao hindi nakatulog kagabi kasi malaking problema. Ikot ng ikot. Or may mga bahay na mayroong may karamdaman.
may mga bahay na namatayan. So for some people, last night was a very, very long night. Ikaw, kapatid, nakatulog ka, nagising ka pa. Father, di bali nang walang tulog, huwag lang walang gising. O, tama yan. Matuhu yan. So ang suggestion ko po, mga kapatid, ito, pray with the heart. Pagkagising na pagkagising mo sa umaga, you try this. I do this every morning. Pagkagising na pagkagising mo, kapatid, kneel down. Luhod, just kneel down and be humble before God. Yung pong act of kneeling down is a beautiful act of humility. Subukan po niyo, mga kapatid. Kasi kung nakaluhod ka, alam mo, nandiyan ang Diyos. Marami kasi sa atin, kagigising pa lang, nakasimangot na, iniisip mo na kung wala, ano. Luhod ka muna, kapatid, at magpakumbaba. Pag nakaluhod ka, with all your talents, with all your wealth, with all your plans, alam mo na lahat ito galing sa Panginoon. Pwedeng mawala yan in one flick of a finger. So it makes you humble. Lord, salamat po sa mga blessings. Pag nakaluhod ka with all your problems, alam mo na nandiyan ang Panginoon. Hindi ka niya pababayaan. So right away, you're at peace. You know who you are. And you know who God is. So yun po ang isang suggestion ko. Kneel down. So tomorrow morning, if you wake up tomorrow morning, kung magising ka pa, kneel down and thank God. Mga kapatid, you try it. Subukan po natin. And you'll experience a peace which the world cannot give nor take. Tonight po, bago matulog, subukan niyo ulit po, kneel down. Sabi nga ng lolo ko noon, Jerry, tignan mo yung mga kalabaw. Bago humiga yung kalabaw, dumuluhod muna. E ko ba? Wala namang kalabaw na, ay, gawin na lang. Tulog na. Tao lang mo gumagawa noon. So mga kapatid, pray. Whenever your problems, especially when your problems, dasal lang. Yung dasal ko na sinasabi mo, Lord, hindi ko na po kaya ito. Bahala na po kayo, Lord. Kung nakapagdasal ka na ng ganun, alam mo kung ano talaga ang panalangin. Hindi po yung panalangin na, yun lang, salita ka lang ng salita. Maraming nag-stations with the cross, Semana Santa. Papaspasan lang, tapusin lang para masabi na kay station. Magro-rosary para masabi lang na natapos kayong rosary. Alam po ba niyo yung sabi ni Mama Mary sa message niya? One Hail Mary said slowly and with the heart is better than 60 Hail Marys na minamadali mo lang. Pray with the heart. Yan po ang message ni Mama Mary sa Medjugorje. Alam po niyo, pag pumunta pala kayo sa Medjugorje, Medjugorjean ka na. Ay kaya lang marami kong kasamang pilgrims, Medjugorang. Tignan mo ngayon katabi mo, Medjugorjean na ba yan? Hindi ba? Batang-bata? Opo. So, parang hindi tumatang. Fine. And you know, alam po niyo mga kapatid, yung pagdadasal, nakikinig ka rin dapat kay Lord. Dasal ka ng dasal eh. Pero hindi ka naman nakikinig. Listen to God. Yung listen, pag niramble mo yung mga letters ng listen, ano makukuha mo doon? Silent. Rumble nga natin? Silent. Dapat marunong ka rin tumahimik at makinig sa ating Panginoon. So, pray with the heart. P-R. Whenever we have problems, you reach out. Huwag kang magkukulong, magmumukmuk ka na kung may problema ka. No, you reach out to God and you reach out to people. May iba kasi pag may problema na, ayaw na,
sosolohin mo na. Huwag po. Kasi po, sa pag-reach out natin sa iba, when you give joy to other people, the joy comes back to you. Ano po ang panlaban sa depression? Make others happy and you become happy. Tignan natin to. Bigyan mo nga ng magandang ngiti yung katabi mo. Tignan mo, babalik din yung ngiti sa'yo. Tignan natin. Ayan. O yun. Eh kung kalahating ngiti mo, kalahating yung bibigas nyo. Mga kapatid, instead na magmumukong ka sa problema, make others happy. And you realize, mas malaki pala ang problema ng ibang tao. Akala mo kasi ikaw nang may monopoly franchise sa lahat ng problema ng mundo. No. So make sure you reach out. And then you realize, oh nga pala, marami pa rin akong blessings. You try it, mga kapatid. One of the most beautiful words ni Mama Mary is yung Magnificat. My soul magnifies the Lord. Ang puso ko'y nagpupuri sa ating Panginoon. Magnificat means, kasi si Mama Mary, panay lang, thank you eh. Ano man mangyari, thank you Lord. Ano man mangyari, thank you Lord. Thank you siya ng thank you. Kung hindi ka marunong magmagnificat sa buhay mo, ang buhay mo ay mabigat. Marami sa atin mabigat ang buhay kasi nakafocus ka palagi nga ulit sa sarili mo. Alam ba niyo yung backpack? Ano ba yung backpack? Sino mayroong backpack dyan? Nung bata pa kami, ang tawag namin dyan, knapsack. Ngayon, backpack na pala. Mayroon pong nagkwento, yung backpack, pag nandito sa babang baba, at dinukot mo yung mabigat na nakaganyan ka, mabigat po. Yung asta mo na ganyan, nandito yan. Pero what you do pala, itaas mo siya. Dito sa bandang taas at medyo itaas mong ulo mo, hindi ka nagkaroon. Mas magaan. Lesson. The same weight, ha? The same weight. What makes the difference? Nasa pagdadala. Nasa pagdadala pala. Kung marunong kang magdala, magaan ang problema. Kung panay-negative ka, ay sus na, makabigat ang problema, kapatid. Kaya importante po sa buhay, pagdadala at pagdadalangin. Hindi po yung pagdadaldal at pagdadada. Klaro po, nasa pagdadala lang yan at nasa pagdadalangin. Reach out. Kaya mo yan. Tanungin mo ngayon katabi mo, may problema ka ba? Problema ka ba? Problema. Kasi sabihin niya, ikaw ang problema ko. Mag-uusap na kayo. Opo, huwag mo tayong nagiging pabigat sa kapwa. Come to me all you are tired and heavily burdened, I will give you rest. Alam po niyo, there comes a time, ayaw ko kung naramdaman nyo, yung magawa mo na lang, Mama Mary, akapin na lang ko ninyo, bahala na buhay. Kung narating mo na yung ganong panalangin, you know what it is like to pray. At madalas po yung tunay na panalangin, wala na pong salita, luha na lang. Prayers, the best prayers are tears. Kung luha na lang ang lumalabas, those are the best prayers. Mayroon pong kwento ng mga angels. Eh, may celebration daw sa langit. Sabi na, ano kayong magandang ibigay natin kay God the Father para masayahan naman si God the Father. Meeting sila, mga super angels, mga little angels, mga angelito, mga angelita. So sabi nila, let's all go down sa earth. We get the best. Ano ang pinakamagandang regalo galing sa mundo?
They all shook down the earth. Ngayon, nagbalikan na nila sila. Ang una, sabi ng angel, God the Father, kagagaling ko po sa lupa. Ito po, I brought to you the biggest, the reddest rose na makita ko para po sa inyo. Napangiti po si God the Father. Thank you, thank you. Another one said, Father, God the Father, look, the most beautiful sunset in the world is here now. Oh, very nice. Salamat, salamat. Ang daming nagdating, ha? Until there was a little angel, si Angelito de la Noche. Oh, sabi lang ni God the Father, ano naman ang regalo mo sa akin? Ay, sabi lang niya, ay, God the Father, wala pa akong makuha ang regalo. Si kukunin ko na lang sana yung rose. Dumating yung super angel, sabi niya, wala na akong magawa. But anong hawak-hawak mo sa kamay mo? God the Father, ito lang po. At binuksan niya ang kamay niya, ito po ang regalo po sa iyo. Kasi po, napadaan ako sa isang kapilya, madilim, nagdadasal ako. Maya-maya, naramdaman ko mayroon pa ng isang tao sa likod, sa kadiliman na nagdadasal. Isang tao kong punong-puno ng problema. Isang tao kong nagsasabi, Lord, hindi ko na po magaya. At sinasabi rin niya, Lord, ang dami ko akong mga kasalanan, but I will go on no matter what. Tutuloy ko pa rin po. Nung nilignan ko yung taong yun, God the Father, I saw a teardrop, isang luhang bumabagsak. At yun po ay kinuha ko. At ito po ang aking regalo sa inyo, God the Father. Luha ng isang taong napakaraming problema, napakaraming kasalanan, ngunit sinagsabi pa rin niya, I will not give up, Lord. Kakapit pa rin po ko sa inyo. Ito po, God the Father. Tumayo raw si God the Father, inakap niya yung little angel. Sabi niya, Anak, you brought to me the best gift of all. Alam mo bakit? Yung mga taong maraming paghihirap, napakalapit yan sa puso mo. Yung mga taong maraming kasalanan mo, hindi nag-give up, napakalapit yung mga yan sa puso mo. You have brought me the best gift of all. Sisters and brothers, siguro po, yun lang po ang maaari natin. Marami sa atin, on the level of spiritual pride, thinking na, ako wala akong mga problema ganyan, ako wala akong mga failures, basta ako malinis ako. You know, you don't know God's love if you don't know what sinfulness is, if you don't know what poverty and difficult problem is. Yan lang po. Reach out to God, reach out to others. B na ba tayo? Ay, oo. Oh. Alam nyo, magiging 60 na po ako this year, October 1. Senior 60 cents. Marami na akong nakakalimutan. Mayroong tatlong signs daw, symptoms, na you're growing old. The first one is, you begin to be forgetful. Yes? The second one is, ano na ba yun? Opo, you're getting old. Mayroong kwento nga ako ng dalawa. Itong extreme. Dalawang matandang lalaki, nagkita sila, kumakain. Tapos, hindi na makatiis yung isa. Lumapit siya, excuse me, sabi niya. Parang kilala kita, sabi niya. Hindi ko lang matandaan eh. No, kilala kita. I know you, sabi niya. Tapos tinignan niya, teka. Ikaw ba yung namatay o yung kuya mo? Hindi ikaw yung namatay, no? Aba, God, when He looks at us now, He covers one eye. Para hindi na niya makita, hindi niya maalala yung mga kasalanan natin. That's the God we believe. Ang problema sa marami sa atin, when we look at people,
hindi, we don't cover one eye. Dalawang mata, may magnifying glass pa para makita lahat ng mga negative. Napakahirap po. How many of us are judged? How many of us are rumored? How many of us are subjected to all that? But trust in the Lord. God sees the heart. O is obey. Kung may problema, kapatid, you must go back to the basics and say, I obey the Lord from now on. Alam po nyo, in the first place, nagka-problema because somebody disobeyed. Maybe you disobeyed. Kaya nagka-problema yan. So, ito po, pag may problema, it's the Lord is telling us, anak, sumunod ka na. Obey. And that's it. You don't get stuck in your problem. Alam mo yung mga kaibigan ko, mga husbands, wala nang problema. Kasi obey na lang siya kay misis. Yes, mama. Yes, mommy. Oh, wala nang problema. Kala mo, sige pa kasi nung una eh. No, mag-obey ka na lang. Tapos na ang problema mo. Obey and you will have peace. Sabi pa ng isa na sa akin, Father, alam mo, pag nag-aaway kami ng misis ko, lumuluhod yan. Talaga? Okay. Lumuluhod yan sa akin. Kaya pala, pag nag-aaway sila, nasa ilalim na siya ng katre, yung misis sabi, uy, lubos ka dyan, lubos ka dyan. Kaya nakaluhod. So obey. Obedience sets us free. Follow the Lord again. At ano man ang problema, malakas lang yung confidence. B, whenever we have problems, we must believe. Believe that God loves you. Believe that God does not want to punish you. Believe that God is just teaching you a lesson. Believe that God wants you to trust Him more. You must believe that. Kasi kung pinasukan ka ni taling, ayan, sige, tignan mo, punishment yan. Kaya ganyan ka na lang, ganyan na lang kayo. The Lord says, my plans for you are those that lead to peace and for your prosperity. Do you believe that God loves you? Yes. Amen. Teka nga, pakitestin ko nga yung faith ninyo. Itong handkerchief. Naniniwala pa kayo. Okay. You believe that nothing is impossible with God? Amen. Itong panyo na parang handkerchief. Naniniwala ba kayo na tatayo ito? Do you have faith? Tignan nga natin ang faith ng mga Lord's flock. Amen? Tatayo. Amen? Mahihino yata. Sama nga ng second floor, third floor. Everybody, believe that this handkerchief will stand. Ready? Amen? Amen. One, two, three. Tumayo. Simple lang ho ang message. Kasi po may mga tao sabi nila, kahit di man siguro sabihin, pero deep in their hearts, hindi na kailangan ng Diyos sa buhay ko. Okay na, mayaman na ako. Look what happens to me. Yung relationship namin, family namin, cozy-cozy na kami, nice na. Hindi naman kailangan ng Diyos na yan. Look what happens to them. Message. We need someone to hold us so we can stand. Yan po ang napaka-importante sa buhay. Nothing is impossible with God. Mandali lang ba? Believe also in your goodness. Huwag po sana kayong maniniwala na tayo'y napakasama. No. You keep saying, Lord, you love me, you created me good. Pagtingin natin sa kapwa rin, alam ko po there is goodness in everyone. Tingnan nyo,
ordinaryong panyo, pero nasa pagtingin. Pwede nating baguhin ang ating pagtingin. We ask God to change the way we look at things, the way we look at people. Ordinaryong panyo, aba, pwede palang maging bag, shopping bag. Ordinaryong panyo, nagpapago eh. Huwag dapat sabihin mo, ah, ganyan na talaga. Hindi po. Nag-i-evolve. May transformation. Ordinaryong panyo. Tignan nyo. Suriso. No? Pwede popular, ha? At ordinaryong panyo, ano ba pwede maging dito? Ayan. Kaibigan. Yan na po yung tenga, yan na po yung buntot. Buntang daga. Tignan nyo, pwede pa lang magbago. Simple lang. You must believe in the goodness of God. Amen? Amen. Tignan mo ngayon katabi mo. Gusto mo pang baguhin yung mukha niya? Mag-evolve ka naman. The best way to change is to smile. Pwede po ba, I now ask from all of you, isang magandang ngiti. Huwag po yung ngiting aso lang, okay? 1, 2, 3, give your best smile. Yan, nag-evolve, nagbago na. Mga iba, half smile. Anyway, believe. Obey. L, whenever we have problems, whenever we have failures, L, just love. Love and don't stop loving. Father, sobra na, hindi ko na kaya. Anong gagawin ko? Napakahirap mahalin. Advice? Double the dosage. Bigyan mo yun ng 1,000 milligrams. Please keep loving. Please keep loving in your friends. Napakadaling sabihin, Father, pero napakahirap. Utuho po yun. Okay. Kasi if you stop loving, anong opposite man? You hate, you become unforgiving. Sinong kawawa? Something changes in you. Naging mapait ka na. Naging matapang ka na, naging masugid ka na. So the Lord says, just keep on loving. That's the only way. Love. Sabi nga ni Sir Chief. Please be careful with your heart. Musta si heart? Noy, jeez, ha? Okay. Keep loving. Mahirap po magmahal. Magpatawad. Nalala niyo yung kwento ko, minsan may nagpa-counseling sa akin, husband and wife. Iyak nang iyak yung wife. Bakit po? Nabisto na. Tahimik na yung husband. Wala na siyang masabi. It was an affair. And the only thing I asked the wife was, mag-forgive ka na lang. Napakahirap. And you know, the grace of God. Finally, the woman said, alam mo, ang dami kang kasalanan ginawa sa akin. I've loved you so much. Napakasakit. But because I love you and I promise to love you, I forgive you. Inakap niya yung husband. My God, son. Salvation has come. Breakthrough. They went out happy, peacefully. Pag nag-forgive ka na kasi, peaceful na yung buhay. You set a prisoner free when you forgive. Who is that prisoner? You. But the story does not end there. 3 days later, may tumawag sa akin, Father Orbos. May I come to see you? Guess who was on the other line? The other woman.
Nalaman niya, Father, I want to make a good confession. I'm sorry, Father. Confession is ayaw ko na pinagod. Wow, grace. Forgiveness is beautiful. He was so happy. Beautiful. But the story does not end there. 3 weeks later, gusto nilang mag-meet sa office. Ha? Sabi ko, husband, wife, the other one. Parang, huwag na lang kung pwede. But they wanted to meet para matapos na ito. So the first, as these two women see each other for the first time, yun ang mga tiyan. Sabi ko, look, we're all going to be very humble. That's the key, humility. Ang ganda po, nagdasal kami. Nag-sorry yung husband sa wife again. Nag-sorry siya sa other woman, sa lahat ng mga pangako. Nag-sorry yung other woman sa wife. Beautiful. Forgiveness is beautiful. The grace of God really overwhelms all of us. Amen? But the story does not end there. After ng prayer, sabi ng other woman sa wife, mayroon lang kong last request. Ano yun? Sabi ng wife, please, may I embrace him for the last time. Oh, sabi, go ahead. Oh, parang sini talaga. Embrace sila. Cry sila ng cry. Iyakan sila ng iyakan. Yung wife, naiyak na rin. Walang ma-embrace. Ako na lang in-embrace. Beautiful. But the story must end there. Pag lumampas pa doon, chismis na ako. Alam po nyo, this is a beautiful forgiveness story that already had a happy ending. Ikaw kapatid, kumusta yung story of forgiveness mo? Happy ending na ba? Or abangan ang susunod na kabanata until further notice. It's up to you. Nasa inyo. Huwag na natin pong patagalin ang mamabigat. Okay? Just love it. E, whenever we have problems, it's time to, yung sinabi ko na kanina, evolve. Magbago ka na. Pag dumarating kasi ang problema, yung akala natin hindi natin kaya, nakakaya na, nakayanan natin. You realize there's so much resources. Marami ka palang pwedeng, akala mo hanggang dito lang kaya mo, kaya mo pa pala. So you begin to see your strengths. Marami pong ganon. Kagaya po yung ubas, kung hindi yung nadikdik, walang lalabas po na wine. Ganun po siguro. As grape is crushed, kailangan po sa buhay natin, dumarating tayo sa ganun. So, evolve. Siguro mong pananaw mo sa tao dati, ganito, pagka dumaan ka na sa problema, ganun, nagbago na rin pananaw mo. Ikaw, may sakit ka na? Siguro nagiging mas humble ka naman. Mayroon naman yung iba dyan, may sakit na nga. Ang tapang pa rin, ang taray pa rin. The Lord is teaching us already to triumph. Hey, evolve ka na. Yes. Evolve tayo. And M, it's the time to, when you have problems, learn to move on. Keep going. Yung mga stuck na ako sa problema nito, wala nang pag-asa, Father. Ay, nako. Hanggang kamatayan na ito, ganito na lang ang buhay ko. No, sir. No, ma'am. Move on. Move on, because if you don't move on, hanggang dyan ka na lang. Sabi nga ho nila, kung may pinagdadaanan kang problema, daanan mo lang. Didaanan mo lang. At sabi rin nila, mabuti pa ang tanghali. Tapat. Tanghaling tapat. Galing ng Pinoy, no?
ang taong mabait pupunta sa langit. Ang taong nagbabait-baitan pupunta sa langit-langitan. Galing ng Pinoy. Ito po ang pinakamagandang Pinoy. Medyo pinahan mo nga ng amoy yung katabi mo. Excuse me lang, mawalan ka lang. Ano ba yan? Amoy lupa na ba yan? Amoy perfume? Nakaka-hello ng perfume niya. Excuse me po, yung katabi mo ba, may putok ba yan? May body odor ba yan? Itong napagandang panang Pinoy, sabi, kung ikaw may putok ka, huwag mong ikahiya yan. Pinagpawisan mo yan. Palakpakan natin ang Pinoy. Opo. Tama po yun. Anong may aalay natin kay Lord? Lahat ng pinagpawisan natin sa buhay. Wala kang dapat ikahiya. Mahiya po yung mga nangungurakot, nandadaya, nagnanakaw. Yan ang nakakahiya. Oh, husband and wife. Ilan mga husband and wife na narito? Please raise your hands. Oh, good news. May nag-text. Mapalad ang mga may asawa. Blessed are the married. Why? Sila ang mauuna sa kaharian ng Diyos. Congratulations. Bakit? Kasi marami sa kanila dumaan na sa impyerno, sa mundong ibabaw na ito. May mga balo ba dito? Ay, mapalad din mga balo. Blessed are you. Kasi po, ang balo, yan ang babae na nakakaalam kung nasaan yung husband niya. 24 hours a day, sigurado nandun. May ibang misis dito, hanap ng hanap sa husband. Where are you? Location. Okay. Move on. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa. You have to move on. And keep moving on. And finally, S. Whenever we have problems, there is a call for sacrifice. Okay. Patatayuin ko ito. Anong gagawin ko? Pag ganun po ako, sige. Thank you. Thank you po, brother. S means sacrifice. Sapagkat, kung may problema, God is calling you now to sacrifice. Sacrifice something. Or sacrifice someone. Yan na. Once you do that, mga kapatid, umangat ka na sa problema. Sacrifice. Sige, Father, sacrifice ko na lang yung misis ko. Hindi ho, ibig sabihin, baguhin mo na yung mga dapat mo nang baguhin. Sa mga kapatid, problems. Ano po yung P? Pray. When your problems are? Reach out to God, to people. When your problems, obey. When your problems, be. Believe in God, believe in people, believe in yourself. Your problems, L? Love. Double the dosage. Your problems, E? Evolve. And your problems, M? Move on. And your problems, S? Sacrifice. Now, tignan po yung sinabi natin, i-apply po natin sa Semana Santa. Semana Santa, P? Pray. Pray much. Pray with the heart. Okay? When your Semana Santa are, anong gagawin po natin? Reach out to God. Yeah, mga bisita iglesia, mga station. Reach out to God. Makikinig, pag-re-recollection. Reach out to people. Oh, reach out to people.
Alay Kapwa Sunday. May assignment po kayo. Ang dami po sa atin. Pagbalik mamaya sa bahay, pwede po ba tignan yung mga aparador nyo dyan? Dami mga damit, bag, hindi mo ginagamit. Sabi nga ho nila, isang bagay kung hindi mo siya ginamit in 6 months, hindi yan sa'yo na. Dapat na ipamigay na yan. Di ba naman nagagamit yan? Palagi mo sinasabi, yung damit na yan, susuot ko yan, papayat na ko yan, papapayat na ko yan. Ay naku, matagal mo na sinabi yan. Hindi ka napapayat. Pamigay mo na. Reach out po, help people. That's it. This Holy Week, oh, nasa ba tayo? Oh, obey? Yeah, obey God and say, Lord, I'm sorry. I make a good confession. From now on, I will obey. This Holy Week, be. Believe more in God's love. Believe in people and reach out to them. This Holy Week, love. It's all about love. Lahat ng ginagawa po natin because of love. And this Holy Week is a time for us to evolve, magbago. And this Holy Week, the time for us to move on, to become better people from now on. And this Holy Week is a time for sacrifice. May dagdag po yung sacrifice. Sacrifice with a smile. Kasi ang dami po mga nagsasacrifice. Di ba nyo lang ha, nagninihilin ako ngayon, abstinence ako. Ang tatapang, ang susuhin. Huwag na lang. Huwag ka na lang mag-sacrifice kung galit ka naman. Meron nga akong inisahan din. I was a concelebrant this time. Yung Monsignor ang nag-celebrant, ako preacher. Sabi ng Monsignor, the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, amen, the Lord be with you. Sabi ng mga tao, and also with you. So, ano bang nangyari na dito sa parokya na ito? Wow, there's no more love. Ang dami ng stress. Ang dami ng pressures. There's no more joy. Please don't forget joy. The joy of the Lord is my strength. Anong atmosphere sa buhay mo? Anong atmosphere sa bahay mo? Joyful ba kayo? O sorrowful? Glorious? O luminous? Baka ikaw ang killjoy sa bahay. Sacrifice with it. Smile. And one more. S. Sacrifice with a smile and in secret. Na kung gagawa ka ng kabutihan, hindi na kailangan to blow the trumpet. Tan, taran, taran. Yan ako, magbibigay na po ako, mga kapatid. Wala na. Wala ka ng reward. Talala niyang kwento ng isang during the mass, may isa pong tumayo, nag-love offering. Ako, wala pala akong pera. 500 pesos. Binaba niya yung 500. Nung bumababa yung 500, mga kapatid, napakabagal. The slowest recorded 500 pesos going down the collection basket. Pati nga ho yung pari na nagmimisa, sabi, ay, 500. Napaganon pa yung pari. The man did a good work, but he had a hidden agenda. So, there you go, mga kapatid. Yun lang po aking sharing today. At mama